Maganda nga itong naging payo ni LeBron James sa kanyang mga young teammates matapos ng kanilang Game 3 victory. Pero bago yan mga idol, ito muna nga si Devin Booker dahil siya ay on a tear the last 2 games. Dahil alam nyo ba itong si D-Book mga idol has made 34 out of his 42 shots mga idol. Netong nakaraang dalawang panalo ng team ng Suns laban sa Nuggets para nga itay ang series. Si Devin Booker ang naging susi kung bakit tuto na muli mga idol itong ang serye na ito. Well, ngayong araw ay nagkalalang naman si Devin Booker ng grabing 36 points and 12 assists and 14 out of 18 nga siya sa field mga idol, 4 na beses lang na nagminte sa buong laban, yan ay 77%. Sobrang efficient yan mga idol, grabe parang hindi na magminte si Devin Booker kanina. Kaya naman nabuhad niya itong ang kanyang koponan sa panalo. Pero laking tulong din ni KD dahil meron din siyang 36 points mga idol. Efficient din yan, 11 out of 19 naman sa field. So ito nga ang ginagawa na itong dalawang superstar ng Phoenix Suns ngayong wala si Chris Paul because of injuries. Talaga namang takeover mode nga sila at ayun, nagresulta nga ito sa panalo kahit grabe ang performance ni Nikola Jokic this game. So kakailanganin pa yan for sure ng team ng Phoenix Suns sa mga susunod nilang laban kung gusto nga nilang umabot dito nga sa Western Conference Finals at talunin itong Denver Nuggets sa seryeng ito. So let's see kung ito bang hot streak ni Devin Booker sa shooting ay may pagpapatuloy niya pa. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang naging magandang payo ni LeBron James. Well, matapos kasi na manalo sila mga idol na commanding victory yan ha, 30 puntos ang lamang nila. Sinabi nga ni LeBron James, advice niya sa kanyang younger teammates na stay off the TV. Huwag nga daw manood ng TV at huwag nga rin daw gumamit ng social media. Dahil kapag nanalo nga daw ng game, ay ang lahat nga daw ay pupurihin ka. At sinabing greatest player in the world pa nga, sabi ng 3LBJ. Pero pag natalo ka nga daw, ay they will be throwing dirt on you. Ang ibig sabihin lang niya ni LeBron James mga idol na lahat din niya na nagpupuri sa'yo ay tatrash talking ka nga din kapag natalo kayo. So basically mga idol, ayaw na ito ni LeBron James na ang kanyang mga younger teammates ay ma-distract nga ng dahil sa mga sinasabi ng iba kagaya na lamang ng fans at mga NBA analysts. Dahil every game naman talaga mga idol ay may masasabi at may masasabi ang mga analysts na maganda kapag nanalo. Kapag talo naman, maraming makukutyan, masasabi, makikriticize ka talaga. Kaya nga sabi ni LeBron, huwag na kayong manood ng TV, huwag na rin kayong mag-social media. At payo nga ni LeBron James sa kanyang mga batang teammates na manood na nga lang daw ng movie, favorite movie, manood ng film, aralin mga idol yung kanilang naging laban. And I think LeBron James is speaking from his experience. Kung natatandaan nyo pa mga idol, this past few years ay itong si LeBron James tuwing papasok sila sa playoffs, tuwing mag-umpisa na ang playoffs ay nagpo-post nga yan at ina-activate ang kanyang Zero Dark 23. Ibig sabihin lang doon mga idol, isa shutdown ni LeBron ang kanyang social media, no social media all throughout the playoffs. Dahil tuwing playoffs mga idol ay mas maraming ang nasasabi, mas maraming opinion, ang maraming fans, ang maraming NBA analyst tungkol sa player na pwedeng ang maging distraction sa iyong goal na manalo nga ng championship pag ikaw ay pumasok sa playoffs. Kaya nga itong naranasan ni LeBron ay ganyang pinapasa sa mga batang teammates niya nga daw na onti pala mga experience sa playoffs. Kagaya na lamang nila Austin Reaves, nila Rui Hachimura, Vando, Malik Beasley, Lonnie, D'Lo at ang iba pang mga player. So I think maganda talaga itong payo ni LeBron James sa kanila para makapag-focus lang sila sa paglalaro ng basketball at hindi nga sila madistract sa mga opinion ng iba tungkol sa kanila at patuloy lang nilang malaro ang kanilang game.